Hello guys! Hello everyone! Welcome to Lian Vlog Channel. So, today guys, mai-share lang po ako sa inyo na isang produkto na pwedeng magpapagaling ng iba't ibang klaseng sakit. Yes guys! Totoo po yun. Iba't ibang klaseng sakit ang pwedeng malunasan ng produkto na to. So, sana guys, panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo at ituturo ko sa inyo kung anong klaseng sakit ang pwedeng malunasan ng produkto na to at ituturo ko sa inyo guys kung paano gamitin ang produkto na to. So, see you later! Welcome everyone! Welcome back to Lian Vlog Channel. So, today guys, yun nga po is may isi-share po ako sa inyo kung paano maibalik ang control pagdating sa ating kalusugan, ang maging malakas ang katawan, maging healthy at masigla. Ang ating katawan ay mayroong kakayanan, labanan ang mga sakit, self-healing kung tawagin. Kailangan lang natin magkaroon ng healthy lifestyle at natural na pamamaraan upang palakasin ito. Guys, lalong-lalo na po ngayon sa panahon natin ngayon is may dinadanas po ang buong mundo. So, huwag po tayong mawala ng, ng pag-asa. Lalong-lalo na po guys, yung may mga sakit po na mga malala katulad po ng mga cancerous na yan. So, ang Santi Barley po ay isang halaman at isang food supplement po na nanggagaling po siya sa New Zealand at certified organic po siya at nagsusupply po ng complete nutrient from birth to old age. Yes guys, tama po yung narinig nyo. Pwede po to guys sa mga baby, sa mga bata, pwede po siya kasi before po ako nagpa-take nito sa anak ko is sinearch ko po siya sa Google kung pwede po siya sa mga bata. Pwede po siya guys. So, ang problema din po kasi ng aking bunso is constipated po siya. Since birth po yung constipated niya, so naawa po ako sa kanya kasi nahihirapan po talaga siya. So, trinay ko po itong Santi Barley na to. So, thanks God, 1 week lang po siyang nag-take. Everyday ko po siyang pinapainom. Kahit nag one time lang po siyang mag-inom, nag-okay na po siya. 1 week lang po yung pag-take niya, naging okay na po yung yung pagiging constipated niya, okay na po siya. And then guys, isa din po akong may history ng hyperthyroidism. Yes guys, hyperthyroidism ay isang sakit po na nakakatakot kasi ito po yung sakit guys na pwede din ikamatay ng isang tao pag hindi mo siya naagapan. Alam nyo guys, sa totoo lang, nung nagkaroon ako ng hyperthyroidism na to is talagang biglang bagsak yung katawan ko. Na-less po yung kilo ko ng 5 kilos. 5 kilos po. So, yun, nagtaka na lang ako guys kung bakit ako bigla na lang na pumayat na hindi naman ako nagdi-dieta. So, dun nagtaka na ako sa sarili ko kung bakit ako biglang pumayat. So, yun na nga po guys, is nagpa blood test. Yun na nga po is, yun na nga, lumabas na nga yung test ko na meron na nga daw po akong hyperthyroidism kaya bigla na lang akong pumayat. So, nag-medication ako guys ng 1 year since 2018 to 2019. Then, ito din po, sinabayan ko din po siya ng barley. So, kaya mabilis lang po guys yung pag-heal ng aking sakit. So, until now guys, gumagamit pa rin ako ng Santi Barley. Kasi alam nyo guys, kung hindi ko sinabayan siya ng Santi Barley guys, siguro until now nag-medication ako sa totoo lang. Kasi alam nyo guys, yung auntie ko, kasi history po namin sa side ng mother ko is may history talaga kami ng hyperthyroidism. So, yung auntie ko po is until now is nagme-medication po siya ng kanyang
hyperthyroidism. So, yun na nga po, hindi ko rin yan sa kanya nasabi. So, bali yung pinsan ko na rin is nagtitake na rin. So, yun. Kaya, until now guys, is user pa rin ako. Kasi bakit? Kasi guys, alam nyo yung sakit na to na hyperthyroidism, kahit sinabi na ng doktor is heal ka na, nag-stop ka ng medication mo, may cause pa rin na babalik at babalik yung sakit na to. Kasi bakit guys? Kasi yung roots ng sakit na to is nandito pa rin. So pwede, may cause pa siya na pwede pang bumalik. Kaya ito yung purpose ko guys, kung bakit until now is user pa rin ako ng Santi Barley. So yun na nga po. May dalawa din ako guys na kaibigan na cancer survivor din sila. So, nang dahil din po siya sa Santi Barley is medyo naging okay na rin yung isa kong kaibigan. Kasi yung isa kong kaibigan guys is mayroon din siyang cancerous gallbladder. So, trinay ko po siya na pinatake nito. Kasi yun na nga po, umiiyak na nga po siya. Is nawawala na rin siya ng pag-asa. Kasi yun na nga po is may sakit daw po siyang cancer. So, napagpayuhan ko siya guys na sabi ko, try mo sabi ko na mag-take nitong Santi Barley. Kasi sabi ko sa kanya, wala naman na masama kung susubukan natin ang isang bagay. Kasi ang Santi Barley guys ay hindi po siya, hindi ka po guys magkakaroon ng side effect na katulad ng mahihilo or whatever. Ang side effect nito guys is gagaling ka. Yun po ang side effect ng Santi Barley is yung gagaling ka. So yun na nga po guys, nung nag-take na po siya nitong Santi Barley, so kinumusta ko po siya that time after 1 month na uminom siya ng Santi Barley na to. After 1 month is kinumusta ko siya. So nung kinumusta ko siya, laking pa-thank you niya po sa akin guys, kasi sabi niya sa akin, binigay daw ako ni God sa kanya para mag-guide ko siya, na matulungan ko siya sa sakit na nararamdaman niya. So, trinay niya to guys, good for 1 month. Nung nag-check up siya ulit, kasi magke-chemotherapy siya, kasi nagke-chemotherapy siya guys ng 3 times a month. So, akalain niyo yun guys, 3 times a month siyang nagke-chemotherapy. So, that time na bumalik siya sa doktor niya is, nagulat daw yung kanyang doktor kung bakit biglang nag-boost yung immune system niya. Alam nyo guys, hindi ako makapaniwala. Alam mo na, naiyak ako sa tuwa na nangilabot ako. Kasi sabi ko, sa pamamagitan nito is nakatulong ako sa isang tao na nawala na siya ng pag-asa sa buhay niya. Alam nyo yun guys, na nakakatuwa na sa pamamagitan ng ganon is nakakatulong ka sa kapwa mo. So, yun na nga guys, is nagulat yung doktor niya kung bakit biglang nag-boost yung immune system niya na dapat magki-chemotherapy siya 3 times a month. So, ang nangyari na lang nung time na yun is nag 2 times a month na lang siyang nag-chemotherapy. So, yun na guys, may isa din akong kaibigan din na cancer survivor na talaga siya. Wala na po talaga siyang cancer. So, yun siya guys, is colon cancer stage 2 na talaga siya guys. Alam niyo yun guys, na hindi siya nawala ng pag-asa, lagi siyang nagpe-pray at saka sinabayan niya rin ng barley na to, ng Santi Barley. So thanks God, naging okay na rin siya. Then isa din guys, yung alam niyo yun guys, yung mga ano ko kasi is ano, minsan inaatake sila, nasusubran sila sa mga candies, inaatake sila ng tonsillitis nila. So, yun na guys, alam nyo ba na simula nung pinapainom ko sila ng Santi Barley, nag-go 1 day lang ang kanilang lagnat, na pag once na inaatake sila guys ng kanilang tonsillitis is nag-go 1 week yung kanilang lagnat. So, nag-1 day lang sila guys. Promise ko yan sa inyo. Ganun ka ganda. Ganun ka-proven yung barley na to. Na nagpapagaling sa iba't ibang klase ng sakit. Alam nyo yun guys. So, yun. Ito, i-ano ko din sa inyo yung Santi Barley helps people who have yung
Ito guys, yung ano ng may ano ng barley nut to is matutulungan po yung may mga heart disease complication, yung cancer and tumor formation, yung may prostate cancer, may diabetic, yung may mga high blood po. Alam ko po na kahit sa ang sulok ng mundo is mayroong pong may mga high blood yung karamihan sa atin. So, yung may kidney disease, yung may cyst, amenorrhea, anemia, bronchitis, cataract, cervical ulcer, colon collapse, aid in digestion, hepatitis, low sperm count, hypertension, insomnia, liver cirrhosis, leukemia, mental tiredness, migraine, muscle and nerve pain, myoma, kidney stone, osteoporosis, osteoarthritis, paralysis, thyroid problem. Ayun na po guys, nabanggit na po yung aking sakit. So, yung toxin in the body, yung may vertigo, delay aging process. Ayun guys, yung itong barley din daw na to is nakakapagpabata. So, yung gusto dyan guys na magpabata, try nyo na itong ano, Sunday barley na to. And then, epilepsy goiter. Mayroon palang epilepsy goiter, no? Yung skin rashes, cirrhosis, rheumatoid, arthritis, shortness of breath, stroke, spinal disease, constipation, ayun na nga po yung constipation, and then PMS. So, napakahirap guys. Alam nyo yun, napakahirap ang mayroong karamdaman. Lalong-lalo na guys, is yung may mga nararamdaman na hindi naman kaya nilang magpa-hospital. Alam nyo yun guys, napakahirap magkasakit. Napakasakit sa bulsa magkasakit. Kaya, kung sino man guys, yung may mga nararamdaman dyan, kung sino man makapagpanood ng aking video na to, pwede nyong i-share yung video ko na to sa may mga karamdaman na gusto nila malunasan ang kanilang mga sakit. So, ayun guys, ituturo ko po sa inyo guys kung paano gamitin yung Santi Barley. So, ang Santi Barley kasi guys is may tatlong klase. Yung isa guys is ito. Ito talaga guys yung aking ginagamit. Itong pure Santi Barley ng New Zealand. Kasi masarap po yung lasa niya. At saka ito po yung isang klase. Ito naman po is made in Australia. Ito po siya guys. Ang laman nito is 10 pieces. 10 pieces po siya sa loob. So magagamit niyo po siya guys kasi nung time na ano, naubusan ako nito, is ginamit ko to. Magagamit mo siya guys ng 2 times. Yung isang pack kasi ano to tetra. Tetra pack yung ano niya. So magagamit mo siya ng 2 times a day. So ang ginagamit ko na lang talaga guys is yung ito is talagang magagamit namin ng good for 1 month. So ang pag ano nito guys, pag take nito guys is 45 minutes before your meal. Before your meal guys, kailangan inumin mo to. At saka meron din ito guys na capsule. Yung capsule naman guys is para naman yun sa yung mga medyo ano, medyo light lang yung mga nararamdaman nila, pwede sila doon. Pero yung may mga, yun nga, yung may mga masasakit na medyo ano na, kailangan na talaga nilang mag-take ng powder. Kasi maganda talaga yung powder. At saka yung pag-take nito pala guys is, ako kasi is 2 times a day. Depende yun sa inyo. Pwede nyo i-take to ng 3 times a day. Pwede nyo ng 2 times a day. Depende yun sa inyo. Kasi, diba sinabi ko nga kanina, is ang, itong Santi Barley ay isang food supplement. Wala po siyang side effect, kundi ang side effect nito is gagaling ka. Yun po yung side effect ng Santi Barley is gagaling ka. So, bali guys, ang ano nito is, may spoon po siya. Pag once binili nyo yung ganito is may spoon. So, ganito po yung ano gagawin nyo. 1 spoon itong ano, itong barley na to, powder, tunawin nyo siya guys sa 1/4 glass of water. Yun, pag natunaw nyo na siya ng maayos, saka nyo na inumin. Then,
yun na nga, sabi ko nga kanina is 45 minutes before your meal bago nyo to i-take. So, yun guys, sana magustuhan nyo yung video ko na to. At ma-share nyo sa mga taong nangangailangan ng kalunasan ng kanilang mga sakit. Thank you so much guys sa panunood. Don't forget to like, to share, and to subscribe. Thank you guys.